Hey mga kapower, nandito na naman tayo sa aking channel sa YouTube. Welcome back sa Tech Power. Ang topic natin ngayon mga kapower, gumawa tayo ng soundbox, no? MCB ito mga kapower, no? Ang ano natin, ang gumawa tayo ng MCB na soundbox para sa D15 na. At dito mga kapower, ituro ko dito ang mga sukat at ang mga paraan kung paano gumawa. Bago tayo magsimula, nais ko muna magpasalamat sa Diyos na siyang nagbigay ng ating lakas para magsama-sama uli tayo. So dito mga kapower, pakita ko sa inyo ang sketch o diagram ng soundbox MCB. Ito mga kapower, makita ninyo. So, focus kayo dito mga kapower, no? Copy kayo dito. Tingnan ninyo ang mga sukat dito sa ibabaw mga kapower. Sa D12 lang ito mga kapower na sukat. At dito sa ibaba ang D15 na speaker. Ito ang ating ano mga kapower. Yung ano yan sa Tagalog. Dito tayo gumawa ng soundbox ngayon mga kapower. So, no? Tara na mga kapower, umpisahan na natin kung paano gumawa dito mga kapower. So na guys, no? Nandito kami sa aming ano sa workshop, no? Kung saan ang soundbox na ginawa namin. Ito malapit na itong matapos guys, ang isa kakatapos lang. MCB ito guys, mga kapower, no? MCB. Mamaya ibigay ko sa inyo ang mga sukat nito mga kapower. Ito, no? G15 ang ano namin nito, ikakabit mga kapower. Ito, ang isa nag-epoxy. Linagyan niya ang mga butas para walang butas, no? Walang singaw sa kanyang tulog. Ito ang panday mga kapower. Yeah. Ito ang master namin sa panday mga kapower. Ito. Binigyan ko lang siya ng mga sukat mga kapower. Tapos siya ang nagari sa mga taso, no, kung paano ano ang mga sukat niya. Kung ano ang mga sukat. Ito, malapit na ito matapos ang isa mga kapower. Maya-maya, ibigay ko sa inyo ang mga sukat kung paano ginawa mga kapower. Yun, tapos na itong isa, pintura na lang ang kulang mga kapower. So guys, no? Sukatin natin, no? Sa peliro guys, putol kayo ng 30 inches, no? Kung sukatin natin, no? 30 inches, galing dito ng mga kapower, no? 30, oh. Kung makita nyo, 30. So, sa bubong niya at saka sa side, kuha siya ng 31.5 inches. At yung lapat niya, mga kapower, no? Ganun pa rin, no? Sa kanyang bubong, no? 20 inches. So, ang lapat niya, linis ito, 20 inches. No? Lapit. Cameraman. Okay, no? 20 inches. Kung makita ninyo, no? So, 31 inches na ito ang kanyang kinis, no? So, sa primero mga kapower, kung tapas na kayo, no? Kung nag-ari kayo, no? 30 inches lang. So, dala sa takip at saka bubong at saka sahe, kuha siya lang 31 inches. Ang lapad, ang kapal niya mga kapower dito sa likod, no? Dito, cameraman. Tapas kayo ng 24. So, kung dala sa takip niya sa likod, mga kapower, 24, 3/4. So, ang dito na naman mga kapower, sa takip ng speaker, no? Ano to? 14. 14 mga kapower, ha? Tapos, yung lagayan ng speaker, ito pa, lapit, cameraman. Lagaya ng speaker mga kapower, ang taas niya dito, 19. No, 19, dito lang tayo magsukat sa gilid. Oh, may guhit dito mga kapower. No? So, 19.
19 ito ha, 19. Labas kayo ng 19. No? Oh, ito no, 19. So, ang paano sa kanyang division mga kapawir, ano ito, 14 din. 14, ang yung, ano, yung dito sa banda, mga kapawir. At saka dito ang mga division niya, yung division, hatiin nyo na lang dito mga kapawir. Makita ninyo ito sa diagram, no, sa kanyang skits. May skits ako na ipadala dito mga kapawir, no. Makita ninyo ito mga kapawir. Dito mga kapawir, no, sa kanyang division, no. Ano, kuha siya 18. Sa babaw, 14 din. Itupi mo dito sa kahol ito na lagayan ng bus, no? Dito, 14 din. 14. Oo, ha? 14, oh. Kung makita ninyo, 14. So, 15 ito na speaker, mga kapawir, ha? 15. Tandaan nyo lang, no? 14 din. Ito, no? So, tandaan, no? Balikan natin, ha? So, ang linis niya galing sa bubong at saka sa sahig, 31. 31 and 1 half inches. Pero uputol kayo, 30 lang dito sa ano. Dahil ano yan sa Tagalog? Dampi ito eh. Ano, dampi, no? Sa Bisaya? So, ano ka, tuloy, no? Yung pagtapas niyo ng takip sa speaker mga kapawir, ito ha, ganito. Ganito ito. Pagtapas niyo 20, 14. Tapos, lagariin ninyo ang sa gitna, no? At paglagarit ninyo sa gitna, kailangan ayusin ninyo. Ayusin ninyo paglagarit para ibalik ninyo ito mga kapawir, ang takip. Hmm? So dito na kayo mag-scroll. Pero huwag kalimutan ninyo mga kapawir ha. Bago kayo pako sa takip, no? Lagyan nyo muna ng stopper dito, no? Mga 2 inches lang, 3 inches. 3 inches ba, Nick? No, ang stopper, no? No, pasanta lang, no? 3 inches. Kayo na lang ang mag-estimate na para yung speaker niya palabas. Kung mag-trouble halimbawa, hindi kayo mahirapan pag palabas. No? Ito mga kapawir, ha? Inayos, no? Ayun na, no? O, dito na kayo mag-bolt. Kailangan bolt mga kapawir, ha? Ang gamitin yung bolt na anong pangalan, hindi ko lang sigurado, no? Yung pag-bolt mo, bari na kayo dito. Tapos yung bolt na may nut na ano may, na maka ano sa dito sa likod ma steady na yung tikol at tibol hindi ko lang sigurado no basta pwede kung screw kung basta lang na kung ano ang diskarte niyo kayo na lang ang diskarte no kung makita niyo ay ayos pa kagari ng kapawir sigo ito ah. So tuloy ano, ang finish tapos tas ito ang kanyang kailangan dito mga kapawir ang yung takip yung division niya sa gitna, kailangan 2 feet ito. No? Tapos, ang sa baba, 2 feet naman ito. Yun, no? Kailangan, hatiin nyo dito, mga kapawir. Natin siya dito sa gitna. At dito, hatiin na naman dito, mga kapawir. Hindi ninyo iabot sa likod ang sahig dito sa division. Para lalabas dito ang tunog. Labas dito. So, no, dito lang no, mga kapawir, no? Sana maintindihan nyo pa mga kapawir kung paano ginawa ang MCB na unbox. Sa D15 lang ito mga kapawir ha. So, pakita ko sa inyo ang speaker na lagyan na ang ilang ibutan ang ilagay ko dyan. Pero, sige. So, ito na lang mga kapawir. Ito ang speaker na linagal namin. No? IS-15000 ito mga kapawir ha. Ano lang ito? Kumbaga, testing lang ito, no? Instrumental ito eh. Kung ano ang resulta. So, sana mga kapawir, no? Kung sigurado tayo, woofer ang ilagay natin para sa woofer. Pero ito mga kapawir, ito ang dinamit namin sa panahon ko mga kapawir sa 1980s. Kahit instrumental ito, basta Daiichi mga kapawir. Ang lakas ito mag-bass. So, sa ngayon mga kapawir, temporary lang, no? Testing lang, no? Subok lang muna mga kapawir, ha? Tingnan ninyo, parang hindi papasok ang speaker, no? Hindi papasok. So, pag magkabit na kayo, no? Pag ganun lang mga kapawir, no? Ayun. Kailangan, hindi. Kailangan kung gumawa kayo mga kapawir, kailangan, no? Estimate ninyo, no? Kung paano makalabas ba ang speaker kung makapasok. Ayun lang mga kapawir, no? O, patakiliring lang mga kapawir. Ano yan sa Tagalog? Pagiliring? O, ayun, no? O, pag ganun mga kapawir, no? Ayun. Hindi mahirap mga kapawir.
pong kasa ninyo sa malusot sa wire. So, sige. Git. So, ito na yung mga kapawir, no? Ang mga accessories, ano? Para sa gilid, mga kapawir. Iwas sa magasgas dito, mga kapawir, para di hindi madali masira, mga kapawir, no? May ano tayo sa gilid, no? Pag ganun. Ganun, mga kapawir. Baliktad. Ayun, no? Mga kapawir, no? Para sa gilid, mga kapawir. Oh, ayun, no? Walo ito, mga kapawir, ha? Pati sa lalim. At ito naman, mga kapawir, ang terminal na gawin natin. No, di sa likod natin ito ilagay, no? Butasan natin. Para medyo sigo, mga kapawir. Kailangan sigo para walang lusot na hangin. Dito sa likod yan, ilagay. Dito ka, kamiraman. Dito yan, sa gitna. Bahala na, dito sa gitna, dito ilagay ito, mga kapawir, no? No, bahala na kayo kung ano yung diskarte, ha? Dito ba sa ibabaw? So, mas mabuti dito sa gitna, no? So, at ito naman, mga kapawir, ang kanyang out galing sa amplifier. Yun, ayun. Ito, pang heavy duty ito, mga kapawir. So, dito na lang tayo, no, mga kapawir, no? Watch na lang sa sunod na, ano, no, mag-testing ako dito, mag-post ako na patunugin natin. Ang sa ngayon, mga kapawir, ano lang, discuss lang ito kung paano namin ginawa ang MCB box. D-15 ang sukat. Dito na lang tayo nagpatapos, mga kapawir. At bago, no, paalala lang, no, sa mga viewers, mag-subscribe na kayo para updated kayo sa aking mga bagong upload na video. Sa mga bagong viewers, please click the notification bell for more upcoming videos and don't forget to like and subscribe. Salamat sa Diyos. More power sa ating lahat.